Handog. Very proud na ipinakita sa amin ng komedyante na si John Feir ang kanyang bahay dito sa Silang, Cavite. Gano'n ka ba kadalas na nandito? Siguro sa ngayon, once a month. Pag walang taping, dito naman ako pupunta. But ano bang feeling pag nandito? Una sa lahat, tipid sa kuryente. Oh, hindi ka na mag-electric pan, hindi ka na mag-aircon. Masarap ng hangin. Masarap yung hangin, oo. Oh. So, unang palapag pa lang to? Unang palapag. Ba to? Meron, dalawa, tatlo. Sige, talaga. Halika. Okay. Uy, pasakay naman. Ay! Tawag pansin din ang big bike na ito sa harap ng kanyang bahay. Ayan, Nasugbo, Batangas. Tapos pag weekend, minsan pupunta lang kami sa Tagaytay. Kakain lang, sa baba na naman. Ganun lang. Ang second floor ng bahay, dedicated naman as their family space. Binubuo ko lang dito. Pag umakit akong Tagaytay, para exercise din, para fit pa rin. Ito masarap umupo dito. Ayan, oh, pag nakaharap ka doon, pag May or June, yung fire tree, nagpupula yan. Pulang-pula. Ayun, yung Palace in the Sky. Oo nga. Bakit ka nag-decide na to invest sa isang bahay na wala sa Maynila? Kasi pangarap ko kasi na magkaroon talaga ng titirahan sa parang probinsya type na. Yung ganitong feel, malamig, tahimik. Kasabay sa pagtanaw namin ni John sa magandang view, masaya rin naming binalikan ang kanyang kabataan. Pangalawa sa tatlong magkakapatid si John Feir, CPA ang kanyang ama at nurse naman ang kanyang ina. Kamusta buhay, kabataan? Ay, napakasaya ng kabataan ko. Ito yung ano, yung 80s kasi. So ito yung mga bagets-bagets. Yes. So ito yung inabot ko yung mga kalokohan, kapilyuhan. Ito yung ano eh, kumbaga parang rock and roll na era sa amin. So mag-gimmick ka? Hindi naman mag-gimmick. May mga limitations kami. Alam namin kung saan kami lulugar. Yun ang gandang training ng mga magulang namin. Three boys, ikaw ang pangalawa. Alright. Paano ba ang setup kapag ka all boys ang mga anak? Mas mahigpit ba ang magulang o mas let go? Kasi mga lalaki naman yan. Ay, ang style ng nanay ko, let go lang yan. Pinapabayaan lang kami. Pero may time na ano yan. Pag sinabi niyang alas 6 ng gabi, dito ka, kakain, dapat nandoon ka. Kung hindi, ilalaki yung pinto. Ah, tulog ka sa labas? Hindi, panunuorin mo silang kumakain sa labas. Habang lumalaki, halos mag-isa raw silang pinalaki ng kanyang nanay dahil OFW noon ang kanyang tatay. Ilang taon ka nung nag-start siya mag-abroad? 10 years old, 12 years old. Ganun pala, nag-a-abroad na yan eh. Did you ever feel na may kakulangan sa pamilya dahil wala si tatay? Hindi. Wala akong naramdaman na ganun. Kasi nararamdaman ko pa rin ang presence ng tatay ko maski wala siya. Kasi yung support na binibigay niya sa amin. Alam nyo bang ang buhay pag-ibig ni John, nakatutuwa rin pala ang simula? Paano mo ba nakilala si Mrs.? Ang wife ko naman, nakilala ko naman to sana eh. Kasi nagtrabaho pa ako sa isang fast food chain. As marketing manager. Marketing manager. Di ba? Eh yung wife ko, aplikante yan eh. So sinilip ko. Maganda to ah. Pwede ah. Okay. Tinanggap ko. Kita mo siyang board cut. Huwag niyong gagayain niya. And now, how many years married to your wife? 19 years. 19 years married. Wala kaming kids. Kaya kaming dalawa, parang boyfriend-girlfriend pa rin ang ano namin. May mga pangarap pa ba kayo o natupad nyo na rin yung mga pangarap nyo? Sa amin na lang kasi ang yun nga, una sa mother ko, yung inaalagaan kong mother ko, yun ang priority ko. The same time, yung mami niya naman may karamdaman din. So, yun naman ang responsibility nila sa bahay. Yes, so, yes. Minsan nga nag-uusap kami, siguro kaya tayo hindi binigyan ng anak dahil para mag-alaga tayo sa mga magulang natin.